There are a few things I need you to know. First, I wasn't born a diamond director. Second, this business has allowed me to live the lifestyle of my dreams. And third, this company did not just change my life, it saved my life. Hi, I'm Camille Glian, and welcome to Bali, Indonesia. Let's go! If you are a millennial like me, na di bali ng walang kotse, walang bahay, walang pera, basta makatravel. And then eventually, after years of traveling, we mature. We realize na hindi pwede ganun. If you are like me, if you want to travel for free while keeping your job, while having your own car, your own house, and savings din, check out this new adventure. If you have been working for 8, 10, or maybe 15 years, and you want to try something new, you want a new challenge, a break from the usual routine, and more importantly, more time with your children, just reach out with my team, and I'll be very happy to work with you. If you are looking for change, for growth, for a new adventure, this is the time. Are you taking the next step for a better future?
All right. Good morning, everyone. So, welcome to Rising to Success. Yan. Can you type the chat box kung ready na po ang lahat? Type 1. I'm Rochelle Dison. I'm your host for this morning. Yan. But before we start, we have a simple reminder, guys. Okay. Yan. Thank you. Thank you sa mga nag-type. And we are live on Facebook and YouTube. Yan. We have a simple reminder, sit up straight and avoid lying down in your bed or sofa. And make sure na talaga nakatutok tayo this morning sa mga nag-speaker. Yan. And yan, maganda rin yung mic nyo is naka-off yan para makadistract tayo. And guys, paki-open ng camera para makita tayo ng ating speaker. Kasi dyan humugot ng energy ang speaker. Yan, can you open your cam? Para makita ko po kayo. Yan, para talagang nandyan kayo sa... Ayan. Thank you sa mga nag-open ng camera. And, yan, hello dyan sa Facebook. Okay. So, but before we start, I would like to thank our mentors and coaches for being here, Every Rising to Success. And also, thank you my mentor, Coach Nixie Pabros. Okay. And... So, kung ready na ang lahat, okay, can you type sa chat box, ready. Yan. Yan din sa Facebook, yan. Type ready, kung ready na ang lahat. Yan. Thank you sa mga nagtatype. Thank you, thank you. So, without further ado, I would like to introduce our guest speaker. He is a financial literacy advocate. Yan. Inyo sana, he is a Million Peso Club member, a lifetime platinum pace setter, multiple travel incentive qualifier, our executive Ruby director, mentor Mike C. Good morning, mentor. The floor is yours. Good morning, everyone. And can you hear me? Yeah. Yes, hey. Mentor. Clear po. So, good morning, good afternoon, good evening, kung saan ka man ngayon in this world, di ba? Alam naman natin with our business, it's global, it's online. So, I'm not sure, okay lang ba, malaman ko din kung nasaan ba kayo located. Okay lang ba, i-type natin just sa YouTube o kaya just sa Facebook or dito sa ating Zoom kung nasaan ka ba located right now. Okay. And siyempre, first of all, I want to thank Coach Nixie Pabros for giving me this opportunity to share my story at the same time share some of my knowledge on how we can really build a solid business this 2021. Gusto niyo ba 'yon? Gusto niyo ba mag-build ng solid business this 2021? Okay lang ba? Type natin yes if you want that and solid business. Ayan, okay. So, may mga nakita ko, mayroon from Antipolo, from Mandaluyong, from Marikina. Okay, okay. So, siguro I'll just share my screen na. Okay. Let's start this. And okay, welcome again sa ating Rising to Success. Okay lang ba congratulate natin why? Kasi we are starting this day right. We are starting this day with some knowledge, gaining some knowledge, wisdom on how to talagang create a success-filled 2021. So again, tama 'yon. I am Michael Vincenzi, your Ruby director. And siguro before I share some of my tips, ano lang, konting background lang about myself para lang makita nyo na this business is for everyone, whether you are whether you are a high school graduate, college graduate, or kung saan ka man in your life, this is very doable for everyone. So saan ba ako nag-start? This is my life before you sana. I graduated from De La Salle University with a management course
in financial management of financial institutions. So basically, ang tinakal namin dyan is all about how to grow money through the banking system, through insurance, through different investment instruments, through the stock market, etc. And then I worked with China Bank sa kanilang portfolio and investment management division. So it was very short lang, 2.5 years. Mamaya malalaman niya kung bakit ganun lang kaikse yung aking work experience. And ano ba yung work? Basically, we handle funds. Kami yung nag-handle ng not dun sa, hindi sa mga depositors, kundi we have may special department kami for those who really want to grow their money. And then I started USANA at age 22. So meron ba itong mga 22 years old? Type lang natin dyan. Ako yun, di ba? Or, ayan. And I started this without capital. I started this without business background. Yung ibang tao iniisip, baka, uy, Michael Vincenzi, uy, baka ano yan? Related ba yan sa C family? Actually, hindi po. And actually, USANA, this is my first business. Never tried selling gadget o kaya kung ano-ano man before. USANA is the first product na market ko sa aking, sa buong buhay ko. And so I have no, wala talagang skills in terms of marketing, in terms of sales. And one reason is because I am naturally shy and introvert. And I know na marami sa atin ganyan. And ang gusto ko mapakita sa inyo na whether you are young right now, sobrang bata, mahiyain, wala talagang pinipili. You can really be successful if you decide, if you make that decision na to be successful. So ito ko, when I was in college. Okay. And then when I was in China Bank. Okay, yan. Kitang-kita naman na medyo talaga andun yung medyo shy type, di ba? And then, why? Bakit ba ako nandito sa industriya na to? Why? Ano ba yung na-realize ko? Ano ba yung nakita ko that this industry can provide? Before USANA kasi, ito talaga, ito yung buhay ko everyday. Most probably for most of you, ganito din. I started my day at 5:30, gigising ako niyan. And then why? Back, syempre, to prepare, di ba? At 6:30, aalis ako ng bahay. Why? Kasi ayan na, gera na. Kailangan kong mag-commute. Kailangan kong maghanap ng tricycle. Kailangan kong sumay ng after tricycle. Ayan, pupunta na ako sa sakay ng jeep. Pipila. Hopefully, kung walang pila, at least makasakay kagad. And then, sa may EDSA, sasakay ako ng bus papuntang Ayala. Kasi nasa may Makati ang aking office. So, yan. Ganyan yung day. I'm not sure kung ano na nangyayari right now. Pero, nung time ko, grabe yan. Grabe yung siksikan dyan. As in, talagang pipilitin mo talaga makasakay. Buti ngayon, hindi na ganun. Kasi, di ba, social distance. Pero nung time na yan, as in, nasa pintuan ka na sasabit ka na doon pintuan ng bus, sasabit ka na doon para lang at least alam mo yun, hindi ka malate. Kasi alam naman natin ang traffic ng EDSA, 'di ba? Grabe yan. And hindi doon magtatapos, hindi pa nagtatapos doon. Pagdating ko ng Ayala, tatakbo pa yan. Especially depende sa oras yan, kung medyo mabagal na takbo or mabilis na takbo yan. So kung around ano na yan, kung around 8:25, sigurado tatakbuhin ko na yan ng sobra-sobra. And ayan, why? Why is that? Ba't ko siya tinatakbo? Kasi kailangan kong umabot sa bandy clock. Dapat pag pindot ko ng bandy clock, dapat 8:30 yan or 8:29 yan para hindi ako ma-minus. Kasi talagang automatic yan. Imagine, malit ka lang ng konting minuto, grabe, may bawas na yan sa sahod. 'Di ba yun yung minsan na nakakatawa din isipin eh. Kung maaga ka pumasok, kunwari, iba kasi maaga talaga pumapasok, makikita mo eh, 7, 7:30, 8, nasa office na. Question, nadagdagan ba ang sahod? Hindi nadagdagan. Pero maliit ka lang ng konti,
bawas kagad. Ganun din, 'di ba? Pag pag-uwian, pag 5:30 umalis ka, nag-boundary clock ka ng 5:25, 5:15, 5 o'clock, bawas yan, ay bawas. Pero kung alam mo yun na overtime ka, nag 6 o'clock ka, 6:30, umalis ka ng work, kasi yun nga may hinahabol, may tinatapos, at talagang, alam mo yun, hindi naman talaga posibleng matapos ng 8 hours sa trabaho, minsan or madalas, wala pang dagdag. Yan nga, tama, OTY. So that's ano, yan yung and imagine. Actually I think it's some realizations ko and sabi ko imagine kung hindi ako maghanap ng ibang opportunity, ganito yung mangyari, possible mangyari in the next 40 years of my life. I was 22, imagine 20, 21, 22 realize ko na to. Naayoko talaga na everyday ganun yung mangyari, ganung gera. And ayun, then I was invited in USANA. So paano ba ako invite? Actually, it's a very very special approach. Paanong approach? Ano lang, sabi lang may papakita lang daw siya sa akin, yung friend ko, and matutuwa daw ako. Ganun lang. So we meet, nag-meet kami sa my enterprise center, and dinala ako sa 24th floor. Ayun na, nakita ko, at doon na, medyo kinabahan na. I'm not sure kung some of you ganun din, pero especially during this lockdown right now, kasi puro online na, wala, hindi mo na ma-experience yung ganun. Pero ako kasi before, USANA may experience na with attending, with getting invited sa mga ganitong business orientation, business opportunity meeting. So talagang ano, as in, nung nakita ko pa lang yung office, medyo kinabahan na ako. But ano nangyari? Why did I join? First talaga, it's because of yung quality. Yun talaga. Actually, before USANA, or before this lockdown, before this pandemic, before this financial health crisis na nangyari sa atin, starting last year, 2020, kami, na-experience na namin yung mas worse pa na crisis, which is yung crisis nung nagkasakit yung aking father. And actually, before USANA, we were very health conscious na. As in, pinapadala pa from ibang bansa, mga iba-ibang vitamins. Most probably, ganun din kayo doon sa mga may relatives, tama? Sa ibang bansa, madalas yun yung pinapadala, mga Kirk na, iba-ibang brand, tama? And then, I saw the difference ng USANA. Nakita ko yung comparative guide to nutritional supplement. Sa mga hindi pa nakikita yon, sa mga first time, sa mga hindi pa aware ko ano yung USANA, I advise check that out, yung guide na yung comparative guide to nutritional supplement. Kasi dun mo makikita kung ano ba iba-ibang quality ng mga products na available sa market. And I saw USANA is number one. So ano talaga, I was very negative at first. Pero nung nakita ko talaga, as in, nung nakita ko, by the time nung nakita ko yung book, comparative guide, number one ng USANA, sabi ko, this is something different. Kasi lahat naman ng company, diba, na mag, nalalapit sa atin, may offer, lahat, they would say all the, ano eh, diba, lahat ng maganda, diba? Diba, lagi nilang sasabihin, they're the best. Lagi nilang sasabihin na talagang pwede kang mag-earn dito. Pero ako, hindi ako masyadong nasilaw doon sa earning part. Nakita ko yung product. Kasi I believe, kung maganda yung produkto, yung negosyo, hindi na yan question. Diba? Gawin lang natin, aralin lang natin how to market it ng tama. It will really grow. Whether it will start small, pero eventually it will grow as you grow the business. So, why that part, ayan. And, ayun, and in terms of medical cost, as in, talagang aware na ako dyan. Wala pa, hindi pa din discuss yung presentation. Alam ko na why, kasi, and share ko lang din, why I was really into the product of USANA is because I know that health is really wealth. As in, college days, no, medyo talagang nagka-problem na yung dad ko in terms of health. And ganun yun eh. May kasabay na yun eh. Kung may health concern ang isang padre sa pamilya, may health concern ang isang owner ng isang business, unti-unti, the rest of his, yung ginagawa niya, affected din. So, eventually, talagang
nagka-problem financially kami. Muntik na kami hindi makatapos ng aming studies. Grabe. As in, natulungan lang din talaga ng aming mga relative. Yung tito ko from US and tito ko from dito sa Metro Manila, nagtulong-tulong para at least matapos kami, kahit matapos lang namin yung studies namin. So talaga, I know. As in, nakita ko na from okay yung buhay to nawala lahat. Diba? Nawala lahat except for yung aming bahay. Siyempre, naiwan yung bahay. Pero the rest, dati may driver, may yaya, may mga sasakyan. Pero unti-unti, nawala. Dumating yung point na when I was in college, nag-commute na. And ayun, until yun nga, nung working days, nagko-commute. So, talaga I know the value of health. Health is truly wealth. What more yung mga nagsisimula na hindi pa gaano, paano kung tinamaan yung health, di mas worse pa. Tama? So naman, that time, ang concern ko was skin. Grabe talaga, hindi lang halata sa picture, pero grabe po ako mag-pimples, as in, yung tipong panyo na laging duguan because maraming pumuputok na pimples. Ganun po ako. Pero thanks to you sana, eventually, it really helped me dun sa problem na yon. So before, ano ba yung goal? And most probably, some of you, ganun din. Ito yung may mga plano na tayo when we were invited in USANA. Actually, ang joke ko nga, ginulon ng USANA ang buhay ko. Pero in a good, positive way. Paano? Ito yung mga plans ko before, mag-MBA, mag-CFA. And I know it will take me a lot of money. Diba? Like for example, dito pa lang sa CFA, it will take me 50,000 per exam. E tatlong exam yan, that's 150,000. Kung self-study, pero kung gusto mag-study, under yung mga review centers like Asian Institute, Ateneo, LaSalle, ano pa yan? Additional 50,000 pa yan per exam. So, more or less, mga 300,000. Hindi pa sure kung papasa ka, pero yun yung plano ko. Gusto ko i-take up to para, di ba, to improve yung potential ng aking career. And most of us, ganoon naman talaga, di ba, sinabi ng magulang, di ba, anak, mag-aral ka mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. And hindi pala nagtatapos yun, dapat mag-aral ka pa pala ng mag-aral if you really want to grow. And ayun, ito nasa ilalim, ba't nandiyan si parang Duterte dyan, President Duterte, ayan, naminakita kasi 1 million, di ba, bill. So, yan yung goal ko before, makapag-save up ng 1 million in 10 years. Yun yung kaya ko palang i-absorb with my salary. Yun yung feel ko possible, 10 years, 1 million. Pero nagbago lahat yan. How? Nakita ko, di ba, itong in-offer sa akin as God's redirection. God, kasi I believe God has a bigger plan for us than we can have for ourselves. Kailangan lang natin maging conscious, maging aware, 'di ba? To listen sa heart natin, sa mind natin kung ano gusto sabihin sa atin ni Lord. And when I was being presented, USANA, may parang nag-struck sa akin, this is something that can really change, improve yung aking future. And it's a total redirection, as in I have a lot of excuses not to do USANA. Again, walang money, mahihiyain, hindi ko linya, lahat na. Wala masyado din set of friends kasi syempre, introvert. So, and nga, syempre, aside from that, bakit paano ako nakakuha ng slight confidence to start USANA? It's because of this guy, Coach Natsunyo. Narinig ko yung background niya. He was a former Roomba attendant. Di siya tapos ng college. Pero when I was, di ba, invited, that time, was earning 60,000 a month. Hindi pa naman ganong kalakihan yan. Pero for me, it's a big income. Tama? And that time, he was 26 years old and doing USANA for 6 months. Ganyan. Yan yung kanyang, yan yung kanyang statistics ng time na yan. But, so syempre, we always tend naman to compare. Ako naman that time, I was earning lang 10,000 a month. I was 22 years old and working for 1.5 years. So, kinompare ko. How long will I take, di ba, sa aking work sa China Bank
or sa bank to earn around 60,000 a month. How long? And based on my feeling lang naman, wala naman tong alam mo, walang data, walang ganun, pero based on sa mga naririnig ko sa office, sa iba-ibang mga kakilala ko na nasa banks din, more or less ano, it will take me 15 to 20 years just to, 'di ba, go from 10,000 to 60,000 a month. And that made me think, Yusana, it's not all about the money talaga. It's more of the time that you can save. It's more of the time. Kasi 60,000, 100,000, 200,000, you can really earn naman din talaga yan outside. Sa employment, sa ibang business. Pero ang question, how long? Pero with Yusana, nakita ko, it's more of the time. Because of the system, it can create, it can save time. Paanong time? Bakit ba importante ang time? It's because of this idea na talagang nag-struck sa akin when I was invited. Yung idea of saan mo, where do you see yourself ba? 5-10 years from now. Ano ba talagang gusto ma-achieve in life? Kasi very important ang vision. And yung vision na yun, di ba, it will, it should impact yung mga decisions na ginagawa natin everyday. So like for example, ano ba yung vision na meron ako that time when I was being introduced to Sana? Ano ba yung nakita ko? Ito, gusto ko talaga na magkaroon ng bahay in the next 5 to 10 years or when I am around siguro 30 plus, magkaroon syempre ng sarili sakyan, and of course yung binanggit kong savings. Sa totoo lang, binanggit ko lang when I was invited kasi natanong din to sa akin, ano ba yung dreams mo? Ang sinabi ko lang talaga dyan, savings. Yung 1 million. Pero ayun, nag-ano sila, nagtanong, Mike, ano ba, may plan ka ba magkaroon ng family, blah, blah, blah. So sabi ko, yes, of course. So syempre, ano ba kailangan ng isang pamilya? Syempre, may bahay, may sasakyan. Hindi naman pwedeng sa parents' house, di ba? So, ayan. So anong nangyari? Nag-compute, total that time was 6 million. Pero right now, actually, wala ka na masyado mako-compute na bahay na 3 million. Meron akong narinig 5 million pero bandang bandang Bulacan. So ang layo na. Hindi pa ganun kalaki. Okay? Mga around 50-40 square meter yung lot size. So ayan, so compute lang tayo. Ito advice ko. Yes, I know narinig marami na tayong nakarinig ng ganito, but importante yung sa iyo, i-internalize mo gaano katagal. Compute mo just sa paper mo. Kung hindi mo gagawin, siseryosohin, i-maximize itong potential na Yusana, how long will it take you? So, ayun, kinompute-compute. So, lumalabas, 50 years. So, to get to my goals, it requires 50 years. So, that time, 72 na ako. Grabe, di ba? But, with Yusana, ayan, disclaimer, syempre, it will require effort, hard work, certain level of consistency, commitment, and tamang daily activity. Malaking probability based on nangyayari din with yung mga nasa Yusana, you can be goal director 2 years. 2 years. Ano na yon? Realistic na yon and not too conservative. Meaning, you will need to exert effort. So, sabi na lang natin naging gold, which happened to me. I became gold 2 years in the business. Set aside ko yung 100,000 a month. Sabi nga, it's not the money you earn, but the money you save, keep, and invest, and grow. Tama? So, it will take me less than 10 years, okay, to get to my goal. So, yun yung nakita ko. It's more of time. And sabi na lang natin, ano, hindi pa yan yung nangyari. Iba kasi iniisip, coach, 2 years na ako, ganyan-ganyan. Sabi na lang natin, hindi, at least, eto, I'm sure, tuloy-tuloy mo lang yan. Hindi mo kakailanganin ng 50 years. Tama? Kesa naman 50 years. Yes, you can start this small at your own slow at your own pace, pero kesa naman never magiging possible yung ating goals. Tama? Okay lang ba, type natin tama if nandiyan kayo? Ito pa, I realize tong yung cash flow quadrant na dinis na ano, dito talaga nakilala si Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad. Dinefine niya yung 4 ways para tayo mag-earn ng money. And that is employment, self-employed. Sabi nga dito, poor side. Grabe, na-hit talaga ako nung binabasok talaga poor side. Eh ako pa naman that time medyo career-oriented. Yun talaga ang goal ko.
problem kasi with employment, self-employed, yes, you can really earn. I'm not saying na mag-resign ka now na, di ba? You can really earn. Pero ang goal natin, eventually, unti-unti, let's move to the right side of the quadrant. Start sa left. Most of us, walang choice. Diyan talaga tayo magsa-start. Diyan tayo mag-accumulate ng savings. Para saan yung savings? Savings to create yung right side of the income, which is business. Tama? So, ayan, income. Problem kasi with the left side, active siya, linear, meaning pag may effort, yes, may income. Pag may benta, may income. May work, may income. Diba? Pag doctor, ganun din. Pag may patient ka, may income. May client ka, may income. May yung dentist, may client, may income. Okay? That's active linear. Pero kung wala, walang income. Nagkasakit, walang income. Nag-retire, walang income. Okay? Business side naman, ito yung sikreto ng mga alam mo yung financially successful. Why? They are building, they are not running for money. They are building asset that can provide passive residual income. Paano ba yung passive residual income? At first, yes, it will, ano? Grabe talagang effort. Sobra. Kaya some of you sigurado, nararamdaman nyo yung effort. Income, hindi natin masyadong nakikita. Pero tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Grow yourself, improve your skills. Eventually, yung effort na binibigay natin, it will give us the income. Sobra-sobra pa. Paano ba yan? Paano ba yung residual? Paano ba yung passive? Paano ba yung leverage? Residual is, for example, you invited me in you sana, nagustuhan ko yung product, and every month na, for the next 5, 10, 20, 30 years, bumibili ako ng product. So that's residual. One time mo lang shinare sa akin ng isang repair dahil gusto ko yung product, tuloy-tuloy na akong bumibili. What if marami kami? What if sampo over time, di ba? Or what if every day meron kang isa na nasasharean na nagugustuhan yung product? So after a month, you have 30 users na possible after 2 months bumili or after a month bumili ulit. That's residual. Paano yung leverage? What if ako naman, nakita ko yung ganda ng product, so inisip ko, why not gawin siyang business? Tama, i-share ko din siya sa friends ko, sa market ko, sa mga family ko. That is leverage. Paano leverage? Aside sa ikaw lang ang nag-share ng product, meron ng mga tao na under your organization na nag-share din ng product or ng business. Like for example, Henry C. Question, si Henry C ba? Siya lang ba nagpalaki ng buong SM? Hindi. When he was starting, siya lang mag-isa, yes. But he looked for people. Diba? Para i-hire, maging cashier, maging taga-inventory, taga-bantay, taga-security, etc. So unti-unti, ni-leverage niya sarili niya. Yes, effort, grabe talaga sa simula. Pero unti-unti, dahil nasa-spread out na yung effort to different people, diba? Different roles ng mga tao. Diba? Yung SM is right now the diba? The biggest corporation, one of the biggest companies in the Philippines. So ganun din ang ginagawa natin sa isang. We are not looking for employees. We are looking for business partners. Na ang goal is to, alam mo yun, to expand the market, to reach greater different areas, starting with kung saan ka ngayon. Pero ang goal natin is to expand to the different areas in the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. And at the same time, yung 24 countries na merong USANA. And once you create that leverage, yun, lalaki at lalaki. Ang question, why do we need to create passive leverage? It's because of this. Lahat tayo tatanda. Tama? Lahat tayo eventually, especially if hindi ka aware of your health, hindi ka maalaga sa health mo, eventually possible magkasakit. Possible, di natin alam. We don't know what the future would bring. Tama? Di natin alam. May mga talaga na aksidente, may nagkakasakit. And I'm sure ito talaga lahat tatanda. So, why do we need to create passive income? It's because of that. To prepare ourselves do sa mga bagay na yun, sa mga scenario na yun. Sabi nga, a man without vision shall perish or will have a miserable life. So, ano ba possible mangyari sa atin when we get to a certain age of 60 years old? Ito yan.
possible. Andito ka is either you be part of 1%, you'll be wealthy, 4%, you'll be financially independent, or andito ka, we'll need to work. Meron kasing tinatawag na will working by choice or by or no choice. Ako, I'm not saying naman I would retire. Wala akong planong mag-retire talaga sa'yo sana. I'm planning to do it full life na. Why? Kasi it's ano, for me, it's a mission-based business na eh. It's part of my passion na. And ayun, while, pero may mga tao outside, no choice lang talaga. Kailangan lang talaga mag-work kasi kailangan merong, di ba, yung mga daily needs nila. So that's, yun nga, need to work. And 27% will be dead and 63% will be broke. Sino ba yung mga broke? Yan yung mga umasa sa family, sa mga government, SSS, etc. So ang question, yung ginagawa ba natin right now, saan ba tayo dinadala? Sabi nga, di ba, yung vision, yung future na gusto natin, it should affect yung decisions na ginagawa natin everyday. Kasi sabi nga, di ba, kung ano ka ngayon is a result of mga ginawa mo 5 years ago. Mga decisions na ginawa mo 5 years ago towards kung ano ka ngayon. Kung gusto mo, improvement, ayan, start making better decisions. So syempre, I believe, dito tayo, dito natin gusto. Tama. Sabi nga dito, if you really love your children, get a business, not a job, because when you die, your children can inherit your job, but they can definitely inherit your business. So, very important din yan. Ikaw ba yung tipo ng tao na okay lang sa'yo na you spend the next 20, 30, 40 years, tapos hindi rin mapapasayo yung trinabaho mo? Or ikaw yung tipo ng tao na gusto mo maximize lahat ng effort na ginagawa mo, it's something that you can pass on to your family in the future. I'm not again saying na mag-resign, pero ang goal natin is to move. Diba? Kung sobrang sipag natin sa work, lahat binibigay na natin, what more dun sa magiging sa atin talaga at mapapass on pa natin sa ating family in the future. So ano nangyari when I decide to go to when I ano made that decision na talagang gagawin ko yun sana, hindi pwedeng walang mangyari sa akin dito. Talagang ipupush ko talaga para mag-grow siya at ma-develop yung sarili ko. So, anong nangyari? 5th month in the business. Ito, disclaimer lang. It comes with hard work, as in, after work talaga. Every day to, binigyan ko talaga siya ng oras. As in, uuwi na ako ng 1 a.m. Para lang to maximize yung oras. Ganong klaseng maximize. Ganong klaseng trabaho. So, anong nangyari? 40,000. 5th month ko, doing yung sana part-time. I was averaging around 40,000. And then after 10 months doing yung sana, I was able to average around 100,000. And this is part-time. So again, disclaimer, it comes from hard work, diligence, leadership, how you really apply the system na tinuturo sa atin. And yung mga tao, syempre, Mike, totoo ba talaga part-time? So this is 13,000. Yung aking sweldo that time sa China Bank, siyempre, maraming deduction. Take-home was around 4.7. So, wala pang lumalabas, wala pang 10,000. Ito yung last 12 ko sa China Bank. While, sa kabilang side naman, it's yung USANA income ko, which is around 100,000. Same date, same time. Yung isa, full-time job, China Bank, or sa employment, and right side is part-time. USANA. So, eventually, it happened na lang. Again, disclaimer, the rest will, lahat ng goals mo, lahat ng isiset mong targets, it can happen talaga. Basta lang again, all of this comes from hard work, diligence, leadership. Ulit-ulitin ko yan. Kahit nga si Elon Musk, di ba, kung narinig nyo yung ano, one of the, ano na, naging richest man in the world siya this year. And sabi niya, talagang, work like hell. Yun talaga isa sa mga tip niya. If you want to be successful talaga, work like hell. I-outwork mo yung mga ibang, yung competition, yung ibang tao. Like for example, you want to earn more than kung ano yung kinikita ng mga coaches, dapat mas marami kang presentation na ginagawa, mas marami kang training na inattendan. So, pero good news, it's possible with this system. With our USANA business, kung saan ka man ngayon, pwede mong lagpasan yung mga tao na nauna sa'yo. And yung mga hindi pa wed, ano, kasal dyan, ayan, pwede nating iseto as our goal in the future. Ayan.
And ito, nakuha din namin to through USANA. And ito, actually, ito yung pinaka-value ko with my lahat ng mga na-achieve ko with USANA. It's yung time. Diba? Time na you can give sa family mo. Time na pwede mo ibigay sa mga bagay na mas importante sa'yo. So, and syempre, para mangyari ito, it requires passive residual leverage income. So, syempre, ito pa, ano pa lang yun? Intro pa lang yun? Dito tayo. So, here's the question. How will you make your 2020 your best year ever? Most people kasi, di ba, ang tinatanong, di ba, yung how, paano ba talaga gawin yan? Iba tinatanong, iba, di ba, yung why, very important din yung question of why. Bakit natin siya gagawin? Pero meron din isa na very important. What? Ano yung kailangan mong dalhin? Ano yung kailangan mong ma-develop sa sarili mo? Yung what? Para you can be the successful person you sana. Sabi nga ni Coach Nat, di ba, natin na Sonyo, di naman tayo yung yayaman sa USANA. Sino? Yung magiging tayo because of the training, the changes na ipupush natin sa atin para lang nga, we can be the person na magiging successful dito. So ABC of USANA Success, this is my topic ngayon. Ito yung different attitude we need to succeed. And I know, narinig nyo na to. Kailangan lang natin i-refresh for to start the year right. So first is A, is attitude. Diba? Most people, hindi pa nila gets. Ano ba talaga yung attitude? Tama. Ano yung kailangan? Ano ba yung mga kailangan nating ayusin sa atin? I-improve. Sabi nga dito, the greatest discovery of the generation is that human being can alter his life by altering his attitude. Maayos mo lang yung attitude mo. You can change everything na nangyari sa'yo. So ano ba yung mga attitude? How important is attitude? Actually, nga again, most people, they always ask how, which is sa totoo lang, it's 20% of in terms of importance. Mas importante yung attitude at yung why. Example, Thomas Edison, diba? Or yung mga greatest minds or greatest inventors of our time. Question, Thomas Edison, yung nakakreate ng light bulb, imagine ah, bago niya na-create yung light bulb na nagagamit natin right now, ilang experiment ang ginawa niya? 1,000 experiments. Question, nung nag-start ba siya in terms of his journey towards creating the light bulb, alam niya ba yung how? Hindi niya alam po paano. Pero dahil may baon siyang tamang attitude and why, na-achieve niya. Paanong why? Why niya? Vision. Vision, gusto niya dumating yung time na magkaroon ng light bulb that can provide consistent source of light. Dati kasi parang ano lang, I think parang mga lampara lang yung ginagamit nila. So gusto niya magkaroon, makaprovide sa buong mundo ng good source of consistent na light. Iba kasi yung mga unang experience niya, pumuputok ng mabilis eh. So until the 1,000th experiment, ano na, imagine that. What if wala siyang vision? What if wala rin siyang tamang attitude? Ano ba yung attitude? Most probably, ano ba yung attitude niya that time bago niya na-achieve yung light bulb? Okay lang ba type natin? Ano ba yung sa tingin niyo yung mga attitude na meron siya bago niya na-create yung light bulb, yung perfect light bulb that can provide the consistent light? Question, ano ba siya? Hardworking? Correct? Tama? Tama si Rochelle. It's patience. Grabe, matinding patience. Tama, 1,000 ba naman? Diba? Na experiment. Isipin mo na lang yun, yung per experiment. Hindi lang naman isang araw yung per experiment na yun. Possible, baka trinabaho niyo yung experiment na yun. Baka isang linggo, isang buwan. Tapos 1,000, diba? Perseverance, correct. Diba? So, andyan talaga yan. Patience, perseverance, hard work, consistency, commitment, tama, goal, oriented vision. Grabe yung vision niya. Grabe yung as in. Work like hell nga daw, di ba? So, ganun ka-importante 80% yung attitude. Hindi nga alam yung how? Ito din. Dahil may attitude of learning, di ba?
syempre, hindi nga alam yung how eh. Ang gagawin niya, dahil may attitude siya of learning, hanapin niya ano ba talaga kailangan, paano ba ma-perfect to, blah, blah, blah. Ito yung good news. Ito yung advantage natin with Yusana. Meron ng nagtuturo, meron ng nakaalam ano yung how. Aalamin na lang natin. Tama? Si Thomas Edison, that time, nung panahon niya, hindi walang nakaalam paano makakreate ng light bulb. Diba siya lang yung nag-discover nun. So tayo, ang gagawin na lang natin, be willing to learn and i-execute na lang yung learning. So sabi nga, ito yung pinaka-importante, good learning, listening attitude. Be teachable. Listen to learn. Tama? Hindi lang, yeah, like for example, right now, make sure you take down notes. And after this, i-input mo siya sa iyong life, sa iyong schedule. Paano mo may input, for example, tong part na to, paano may input sa iyong schedule? Edi, make a curriculum. Ano ba yung mga bagay na kailangan mo ma-develop in your business? Kunwari, feeling mo, prospect inviting, kulang ka pa. Nasa level out of 10, siguro level 2, level 3 ka pa lang. Find those trainings na makakatulong sa atin to bring ourselves from level 3 to up. Okay? And inga, very important is bawal ang acne. Ano yung acne? Alam ko na yan, narinig ko yan. Sana kung alam mo na yan, narinig mo na yan, sana you're one of those Diamonds and Million Dollar Club member. Tama? So teach to learn. Kasi hindi porket alam mo, eh alam mo. Sabi ngayon, sabi ng iba, knowledge is power daw. Mali po yun. Sa totoo lang ha. Hindi po, kulang po yung knowledge is power. Applied knowledge is power. Kung ano yung knowledge na in-apply mo, yun yung power. Kasi pwede, alam mo na itong mga pinag-usapan natin, pero kung ikaw ay hindi ka pa GLLA, kinukulit ka pa sa training, hindi mo pa talaga siya alam. Okay? And ayan, listen, check your ego. Minsan pride ang problem dahil yung coach niya is mas bata o kaya mas alam mo yun, mas alam niya, mas ma-experience siya, hindi nakikinig. So alisin natin yan, hindi po makakatulong in the business. Always have an empty cup. So sabi nga dito, the day you stop learning is the day you start dying, or the day your business will start dying, as in. So ano pa, positive mental attitude. Ayan, having a positive mental attitude is asking how something can be done rather than saying it can't be done. So make sure we have that positivity na lahat is possible, lahat is doable, lahat is pwede na mangyari sa atin. We just need to find those, yung knowledge. And then, ayan, ownership. Very important din. Paano yung ownership? Actually, when we become part of USANA, ang tawag sa atin, di ba? Nung nag-join tayo, ang tawag sa atin is independent distributor. Independent. So, yes, actually, we are very lucky. Why? Because we are part of a very good team. Grabe, as in. Most of you from different teams, sigurado ako, that's something na. May team ka, may nagtuturo, may nag-guide na. Tama? Pero sa totoo lang, bonus. Bonus lahat yun. Kasi when we join USANA, actually, we are independent distributor. So very important yung ownership. Paano ownership? Number one, you are a professional student of the business. Andun yung initiative to learn. Doing Kaizen, meaning ng Kaizen is continuous improvement. Improve lang na improve. Especially if you are child, ano, may mga challenges ka towards building the business. Actually, lahat yan may sagot. Lahat yan may solusyon. We just need to develop ourselves. Para ano lang yan? Like for example, yung lagi kong example. Kunwari, ito ikaw. Ito yung challenge. Kunwari, you encountered a different challenge. Sabihin na lang natin, level 5 na challenge. Eh, ikaw, you just joined USANA. Nandito ka pa lang in terms of your skills, attitude, knowledge. Level 2 ka pa lang. So, ano tingin mo sa level 5 challenge? Possible? Diba? Yan yung challenge na, alam mo yun, i-question mo yung sarili mo, is this for me? Para sa akin ba talaga to? Blah, blah, blah. Tama ba? Pero, ano may problema? Yung challenge may problema? Ito yung good news. What if you develop yourself? What if because you gained the right knowledge, the right skills, attitude, naging level 8 ka?
ano na itsura doon sa challenge? Tama? Normal, alam mo, normal part of the business. Yun yung mangyayari is basically, yung level 5, it's part of the business. Normal lang yan. Kaya ngayon, ano, diba, yung mga coaches, parang pag nagbibigay, nagbabanggit tayo ng challenge natin, parang sabi niya, okay lang yan, that's normal, blah, blah, blah. It's because once you really develop yourself, may mga problems, may mga challenges tayo ma-encounter na, alam mo yun, na for us na bago, parang challenge siya, pero sa total, it's just, once you develop yourself, it's just part of your daily business challenges. Tama? Number two, you are encouraged to step up. Yan. Paano yan? Assuming responsibility in your coach's absence or upline's absence. Itong question, ikaw ba yung ano? Ikaw ba yung associate na hinihintay mo pa na sabihan ka ni coach bago ka gagalaw? Or ikaw yung tipong kahit wala si coach, talagang you'll create that that the trainings, you'll promote the events na nakikita mo sa USANA page, sa next gen, sa your team's page. Number three, you attend events, Zoom webinars, and finish it. Make sure you finish it. Tama? Number four, you are learning the health and freedom presentation. Health and freedom presentation and basic training. Hindi lang yan. Lahat ng kailangan mo ma-develop to grow your business, you are learning. Ano pa? Yes, offline. Yes, coach. At the end of the day, walang papagawa sa iyo si coach na mapapasama ka. Ang goal ni coach is to make you successful. Kung sa work nga, di ba, lagi tayong yes, boss. At the end of the day, ano bang goal ni boss? Siyempre, magawa natin yung na maayos yung trabaho natin. That's it. Pero kung tatanong mo si boss, goal mo ba na yumaman ako, ganyan-ganyan, actually, possible, hindi nga goal yan. Ang goal nga, siya siyempre yung yumaman. Pero in terms of yung mga tao, meron siguro, pero not all. Hindi, di ba? Pero ito yung good news with our coaches in USANA, with our uplines, ang gusto talaga nila maging successful tayo. Next is belief. Ayan, sabi nga, the power of belief also referred to as faith is far the most powerful and creative force in the universe. Yung belief as in, yung paniniwala mo na kung nagawa nila, magagawa mo din, na you have, diba, that God has given you the ability talaga to create the life you want. Yung belief na, alam mo, we are the son of God, na our God is a rich God, and ang goal lang natin is to develop ourselves para nga to also get the dreams we have in our hearts. Tama? Sabi nga, as a man thinketh in his heart, so is he. Whatever you think talaga, whatever you dream about, 'di ba, hindi naman, sabi nga, hindi naman ibibigay ni Lord sa puso mo para hindi mo ma-achieve. Lahat ng desires of our heart, lahat yan, he has given the ability to get it. Kailangan lang natin to do the actions. Yeah. So sabi nga, what you think is what you believe is what you become. So most people kasi ito yung nakikita, yung activity na ginagawa, yung daily activity, yung result, yung lifestyle, pero hindi alam ng, ang hindi nakita ng marami, yung development part. Ano ba yung mga binago ng mga coaches, ng mga mentors, ng mga different associates nila sana to get the results they like, they want, they dream of. Ito yan. Inayos muna nila yung mga programs, yung mga thoughts, yung mga attitudes nila. Yes, maraming binago. Yung mga bad habits inalis. Yung mga programming na mali, yung mga disempowering beliefs inalis. Tama? Paano programming? Actually, ito talaga advice ko. We need to really study about the mind, the power of our mind. Kasi what you think nga, what you think most of the time, you attract. Paano ba ang programming? Tamba natin na kuha yung mga programming na yan from our family. Diba? From our friends, environment, education system. Alam niyo ba sa education system? Diba? According din to sa mga hindi sa akin ng galing to, sa mga nababasa ko din, ang education system, we are being programmed talaga na maging employed. Yun talaga. To be part of the workforce. Paano natin masabi yan? Saan yung mga examples na yan? Like for example, diba, sa school,
'Di ba? No ID, no entry, 'di ba? Andiyan 'yan, 'yan yung dyan yung first na makikita natin, no ID, no entry na 'yan. Sa school, 'di ba? Ano pa? Syempre dapat may uniform, uniformed kayo lahat. Ano pa, dapat nakikinig kayo sa teacher. I'm not saying huwag makinig, pero yung nga, merong pinapakinggan na superior. Pero actually, di ba, if you really want to be successful, dapat ikaw yung nagli-lead, hindi ikaw yung follower. So, marami talagang programming. It's a different topic. It's a big, ano talaga, maraming books. Actually, maraming books. Like Think and Grow Rich, like yung Unleash the Power Within. Ang raming dapat ayusin sa programming. And ayun, ang goal natin, 'di ba? Ang advice ko, if ang computer may antivirus, dapat meron din tayong antivirus. Sa media lalo, ano ba mga pinapanood mo, puro negative ba 'yan? 'Di ba? Kaya yung iba talaga natakot na lang eh. Parang ayaw nang gumalaw, lumabas ng bahay, okay, or ayaw nang alam mo 'yun. Na-freeze sila last 2020 because of yung mga balita na naririnig nila. Pero actually ang raming opportunity. 'Di ba? Nakikita nila, marami nagtatagalan nagtrabaho. So feel nila wala talagang parang end of the world na, 'di ba? Pero 'di ba, pero merong mga tao na hindi nila inabsorb yung mga narinig nila. They found solutions to improve their self, their life kahit na pandemic. Okay? And I'm sure one of you, 'di ba? Or most of you, ganun din, 'di ba? We saw the solution. Hindi natin tinignan yung problema. Programming. Kasi kung ano yung programming mo when you were growing, yan yung thoughts mo eh. And yan yung attitude mo din. So ang goal natin is to reprogram ourselves towards, di ba? Someone nga na magiging successful in you sana. Sabi nga dito, for fear and faith require you to believe in something you cannot see. Choose wisely. Imagine ba, fear, false expectation appearing real. Hindi pa naman nangyari pero yun yung pinaniniwalaan mo. Ganon din ang faith. So make sure to choose wisely kung ano yung pipiliin mo dyan, yung faith ba o yung fear. So impossible, ano bang basa natin dito? Is it impossible? Pero marami. You can see this as I am possible. You can see this as 1 million possible. So very important ang perspective. What you see sa ginagawa mo can really impact yung magiging results. And ito yung dinala ko talaga when I was starting. Ito talaga. Dala ko talaga to from day one. Yes, sa simula, very challenge. Marami talagang binago sa sarili, pero ito yung pinaniwalaan ko. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a good future and a future. Ito talaga pinangawakan ko. And kahit na may mga na-encounter ako, mga maraming challenges, maraming rejections, maraming, ano mo yun, yung tipong talagang pwede nang mag-quit, di ba? Sabi ko, hindi. I was planted dito. Dito ako tinanim ni Lord. Hindi naman ito sa akin papakita ni Lord kung walang magiging magandang result. So I need lang nalagpasan yung mga dapat lagpasan. So ganun din. Advice ko sa inyo, lagpasan nyo lang yung mga kailangan lagpasan. Diba? Yung mga challenges, i-grow mo yung sarili mo towards the challenges. Sabi nga, diba, failure is a stepping stone towards a successful future. Ano pa, belief pa saan? Syempre in you sana, 'di ba? Sa company, sa product, sa industry, sa coach natin, sa mentors natin. Okay lang ba type natin thank you mentor, thank you coach. Kasi talagang ano, grabe talaga kung alam niyo lang everyday iniisip niyan, paano ba tayo tutulungan, paano ba tayo ma-develop, paano ba tayo magiging successful. Yan talaga everyday yan ang iniisip ng mga coaches. As in, and then yourself, believe in yourself, believe in your team, believe of course sa God. I'm not going to detail this, pero yun nga, dapat meron tayo. So why you sana? Ito na lang. Number one, it's a very doable, practical, secondary source of income. Very doable siya. Isipin mo ibang option. Diba? Yung iba, mag-isip ka pa anong produkto. Iba, mag-isip ka pa paano makukunin yung mga produkto. Tayo nandito na, we are tying up with a grabe, with a global company, 'di ba? Wala ka nang isipin kundi to find people to introduce you sana. 'Yun lang. Tama, hindi mo na kailangang isipin paano paggagandahin yung product, hindi mo na kailangang isipin paano i-ship yung produkto. Kasi we have warehouses sa 24 countries. Again, it's a very doable, practical, secondary source of income, especially if you are doing this part-time.
Tama? After work, 2 hours, 3 hours lang, dali mo sa Zoom, okay na. I-ano mo lang, i-dropship mo na lang. Meaning, kunwari, may enrollment ka sa Hong Kong, hayaan mo na yung Hong Kong office na magpa-deliver. Number two, is it a global business that can be operated online, sa bahay? The products are highly in demand because people need security and immunity. Alam natin yan. This is a very high awareness talaga sa market for health products. Kasi alam natin tong COVID na to, actually according sa mga doctors, sa mga scientists, it will take pa the next 4 or 5 years pa. Yung nangyayari right now. So prepare yourself, pagaling mo sarili mo so you can, di ba, be your best dito sa new normal. We carry the best, okay? No doubt na yan. Number six, people are being very, again, health conscious, immune system conscious is the new normal. Yan na talaga. Diba sabi nga nung one of the doctors na may-ari ng hospital sa Batangas, diba? Kung merong PPE, ang USANA is internal PPE. So, ayan, believe in yourself. Okay. Tama na. Kaya mo din. Actually, ito lang din nang, nung una talaga, actually, dito din ako na-challenge. Nung una, don't worry, kahit kaming mga ruby, gold na, may mga resources. Nung nagsimula kami, yan din yung challenge namin, yung sarili namin. Diba? Pero naisip ko lang, through different stories, kaya advice ko, i-expose nyo yung sarili nyo with different trainings, different eye stories, pakinggan nyo. Hindi lang sa iyo sana, kahit yung sa labas, yung mga books, na mga from rags to riches stories, ang rami po nila. From high school graduate, from ano, naging successful, pakinggan lang natin, basahin natin yung mga kwento nila. Kasi, ayan, it will create that belief in yourself na you can also do it. Especially if you expose yourself sa mga ganung bagay. Sabi nga, what you think, most of the time, you will attract sa buhay natin. They can do it, you can do it, master the business. And how do people join? Why people join sa atin? Because of our conviction, confidence, and excitement. So very important tayo talaga. Kailang makita sa atin yung power of this business. So sabi nga dito, you must find the place inside yourself where nothing is impossible. Find the place inside yourself where nothing is impossible. Guys, very important. Yan na natin to. Ipasok na natin to. Diba? Claim mo na 2021 will be your best year. Sabi nga eh, di ba? This year is when 2021. Nagets nyo? 2021, nanalo ang 2020. Kasi yes, I know, marami talaga ang challenges nung 2020. Pero this year is when 2021. Okay? Mananalo dito. So yung, i-claim mo na this will be your best year. Ano pa? Diba? Nasaan na tayo? A, B, C pa lang. Diba? Actually, hanggang dito. Ne, joke. Yan. So, A, ulitin natin. Attitude. B is belief. C, commitment and consistency. Yes, you have the belief. Pero if you don't have the consistency, commitment of doing the daily activity, the habits, mahirapan din tayo. So, very important tong lahat na to dapat is i-input natin in our selves para to reflect in our business. Commitment involves dedicating yourself to something, which is spreading the vision of Dr. Manuments. Actually, if you spread the vision of Dr. Manuments, it's automatic na the commission will follow. Sabi nga, mission before commission. If you do the mission, the rewards will follow. Sabi nga, there's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. Kung kailan lang, komportable ka, kung meron yung spare time ka. Pero when you're committed to something, you accept excuses, only results. Talagang nakaplot yan. After work talaga, ito yung oras na to para to sa'yo sana. Bawal madistract. Yung mga text, it-set aside mo muna social media. Alisin mo muna yung mga, pag may nag-message sa'yo na hindi naman related doon sa goal mo, yung sana goal mo, wag mo munang replyan, as in, focus on those hours na meron ka to do yung sana. Commit to yourself. So, 4 types of commitment. Ayan. I'll try. So, sabi nga, if kunwari, nag-set ka ng goal nung Saturday,
with your goal setting sa team. Kasi natin ang coach, ano, kunin mo ba yan? Sinabi mo, I'll try. Possible, 25% lang ang success rate niyan. I'll do my best. 50% success rate. Okay ba yun? And tumataas na. Sige, coach, I'll do my best. Kukunin ko yan. 50% success rate. Hindi pa pala sure yan. Ano pa? I'll do whatever it takes, coach. 75% success rate. So, ano yung kailangan? Consider it done. No excuses. Tatapusin natin. Like, for example, today is Thursday. Ba? Tama? Thursday? Nag-set ka ng goal last week. Sabi mo kay, okay lang ba type natin kay coach? Coach, consider it done. Yung aking goal for the week na sinet ko nung Saturday. Whether it's $50, Friday na ba? Ayan, okay lang yan. Diba? Sa basketball nga, ilang segundo, ang rami nangyari. What more, may isang araw pa to get to the Saturday, to the cut-off. So, kunin yan. Marami pang oras. Whether it's $50 goal, $100 goal, $200 goal, importante, you really make it a point na lahat ng goal na iset mo, kunin mo. Kasi meron nga tiyatawag, di ba? May tiyatawag na habit. And ang problem dyan, yung habit of getting your goal, very important, tama? Pero ito yung madalas nangyari, habit of not getting your goal. Advice ko, let's stop the habit of not getting your goal. Kaya start small. Win. Create small wins. Kahit pa $25 yan, $50 pa yan, $100 pa yan. Basta importante, you set yourself to win. Kaya syempre, advice ko nga, sabi nga ni Coach Nat, very important na pag nag-set ka ng goal, realistic but not too conservative. Like for example, may auto-order ka na pala this week ng 300 points sa 300 points sa tapos sinet mo $50, di ba? Grabe naman yun. So, make sure you set something na you work out mo talaga. Magbibigay ka ng effort whether it's an hour, 2 hours a day. It's importante you set that goal and kunin natin, okay? Kunin natin yan. Kasi again, habit is powerful. As in, marami yan. Yung nagsiset ng goal pero hindi naman na-achieve. So, change that. Alisin mo, i-break mo na yun. I-break mo na. Sabi nga dito eh, in terms of commitment and consistency, if you plant today, it doesn't mean you'll harvest tomorrow. You'll have to wait for many tomorrows before you harvest. Dito sa Usana, we are planting mango trees. Hindi po tayo nagpa-plant ng ano yun? Yung tawag dito. Yung ano lang, yung seeds lang na bilis tumubo. Munggo, ayan. Hindi po tayo nagpa-plant ng munggo dito sa Usana. We are planting mango tree. Paano ba yung mango tree? Yes, it will take a lot of years. Pero once na tumubo na yung mango, namunga na siya, tuloy-tuloy na ang, tama? Tuloy-tuloy na ang produce niya ng mango. While munggo, everyday, di ba? Pag nag-plant ka, tumutubo yan. Pero that's active income, tama? So, ang goal natin is mango tree. Ano pa? Sometimes, the smallest step in the right direction. Sabi ko nga, di ba? Small wins. Small wins. Create that small wins. Tapos, unti-unti, pag ano, nagagawa mo na yung small wins, unti-unti, i-adjust mo. From $50 to $75 to $100. It's importante, it's growing. And you're stepping forward. Okay? Right direction ends up biggest step of your life. Tito is, if you must, but take the step every day. Set that goal. Kahit pa yung one presentation a day, set mo yung goal mo. Yes, I know, tinuturoan tayo, sabi ni coach, three presentation a day. Pero kung di mo nga nagagawa yung one, eh, di ba? Make sure, yung small steps, basta i-commit mo, one presentation a day, start with that. And then, palakihin mo na lang. Gawin mo, in next time, gawin mo ng two, gawin mo ng three, basta start with something. With small steps. Sabi nga nila, matira mayaman, tama yun, but make sure you also do the required level of action. Okay? Sa picture na to, di ba, bakit merong sad face? Kasi hindi siya kilala sa Usana community. Pero with these people na talagang nagstay lang, tira na bao,
they got the results na desire nila. Discouragement. Letter D na tayo. Diba? Sabi nga, he who controls others may be powerful, but he who mastered himself is mightier still. Kailangan natin maging Batman. Ano ibig sabihin ng Batman? Batotman head with failures, with rejections, with discouragement. Bawal ang pusong mamon. Kailangan laban lang lagi, laban lang. Pangarap yan, di ba? Pangarap sa pamilya mo. And dito sa total in Yusana, if you quit, you are not quitting Yusana. You are quitting your dreams. Dreams para sa pamilya mo. And next time, and mag-sorry ka, anak, sorry. Talagang wala talaga. Di ba? So hindi Yusana. Huwag ka mag-sorry sa mga coaches. Huwag ka mayayag sa mga coaches. Ikaw yan. So make sure, huwag kang pumayag. Ako ganun lang. I have a lot of limitations, pero hindi ako pumayag. Nagagawa nung iba, I'm sure. Pwede it will take me 2 years, 3 years, 5 years. At least, sabi ko nga, you are still way better off versus those people na walang ginagawa man lang na para baguhin yung buhay nila. Your response is your responsibility. How you see yourself, your perspectives. How to handle the most common discouragement called rejection? Ito lang. SW4. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. All businesses, guys. Kahit di mo gawin ng Yusana, you are rejected. Sa work, you are rejected. You are rejected with the salary na deserve mo. Tama? Mag-stop ka lang ng ano eh. Mag-stop ka nga lang ng... Tama? Mag-stop ka nga lang ng... taxi, hindi ka in-stop. That's rejection. Every day we are encountering rejection. In business, ganun din. Walang business na walang rejection. Hindi naman lahat ng tumingin sa menu mo kakain. Hindi naman lahat ng naggumulo doon sa yung department store ay bibili ng damit. Lahat yan may rejection. Even online, di ba? Hindi naman lahat na nagpo-post. Di ba? Merong bumibili sa mga post nila. So lahat may rejection. Pero nga, some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Diba? Merong mga tao na, diba, you are their answered prayer. Isa-isayin mo sila, wag mong italon. Mamaya, tinalon mo yung pala, this person pala is praying for a miracle na mangyari, for an opportunity, tinalon mo. Minsan kasi akala natin okay sila, pero minsan, marami. Marami pagod na sa work. Yes, ang ganda nga ng mga income, pero pagod sa work, walang time sa pamilya. They are looking for yung ino-offer natin. So, share mo lang. Share mo lang. Sabi nga, don't let someone who gave up on their dreams talk you out of yours. You will encounter people na ganyan. Uy, alam ko na yan, nag-join na ako dyan, wala naman nangyari, blah, blah, blah. Tama. Pero ang question, kanino ba tayo dapat makinig? Sa bumagsak o sa top of the class? Siyempre, dapat doon sa top of the class kasi yung top of the class, may pangarap yan, may gusto mangyari sa buhay. Yung bumagsak, possible, di yan nag-aral, di yan nag-attend ng classes. Ganun lang din with Yusana. Listen to those, di ba? There are two reasons why people fail in Yusana. Number one, nakikinig sa mga taong hindi successful sa Yusana. And number two, nakikinig sa mga taong or hindi nakikinig sa mga taong successful sa Yusana. Make sure you listen to the right people. And, di ba? Kanino ba tayo dapat nakikinig? Doon sa taong gusto natin ang result. Ganun lang. Doon sa taong gusto natin ang result. Sabi nga, eto nga. Kilala nyo? Di ba? Nick Buichi, wala siyang paa, wala siyang kamay. Pero, ito sabi niya, I will try 100 times to get up and if I fail 100 times, if I fail, I give up, will I ever get up? No. If I fail, I'll try again and again and again. Ano yung idea? Sabi na lang natin, hindi mo seryosohin ng Yusana, hindi mo to gawin. Question, saan ka bababalik? Saan ka pupunta? Babalik ka lang sa dati kung saan ka. Na in the first place, ayaw mo na nga, di ba? Kaya ka nga nag-join ng Yusana kasi nagkaroon ka ng hope. Nakita mo yung pwede mabago sa iyong life. So make sure, panghawakan mo lang yon, i-remind mo everyday yung sarili mo, ba't mo ginagawang Yusana, ba't mo ginagawang Yusana when you were introduced dito. And yan, tuloy-tuloy lang. And then expect discouragement. It's completely normal. Sabi nga, many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged people who kept on working. Kaya very important yung reading yung mga biography ng mga, again, yung binanggit ko mga successful people kasi
lahat sila nagsimula sa grabe, sa mga different challenges of their life. The most grabe iba na, na ano pa, nag-divorce pa dahil lang sa goal. Alam mo yun, marami. Pero, yun, we need to accept may mga challenges, but we need to really grow ourselves over sa challenge. Fail. Ano yung saying fail? First attempt in learning. So, accept that it's part of your journey. Make every failure a brick stairs to success, not a brick wall. Okay? E. Grabe, patapos na tayo. E. Excitement. So, be excited. Lagi. And how can we be excited with all these challenges? Again, focus on the vision. Focus on the future. Focus on yung mangyari sa'yo. Kaya, di ba, may mga morning routine tayo na ginagawa and one of them is yung vision casting or yung visualizing your dreams, your goals na nangyayari na sa'yo na na-achieve mo na. Isipin mo na lang, di ba, pikit ka every morning, pikit ka and visualize mo. You are unti-unti na-achieve mo na yung success na gusto mo for your family na dati na hindi kayo nakaalis, nakaibang bansa, unti-unti na-achieve nyo na, nakapag-ibang bansa na kayo. Unti-unti, di ba, dati yung bahay, alam mo yun, sira-sira, araming kailang ayusin, hindi mo maayos kasi walang money, pero unti-unti naayos mo na. With that small wins, create that small wins. And then unti-unti, naisipan nyo na to move towards a different place na, mas safe, mas convenient, mas space, mas okay yung space. Create that vision of the future. And yung kotse, dati, right now, sabi na lang natin, nagko-commute ka, pero i-visualize mo na you have the car na that can bring your family towards sa mga places na gusto nyo. It all starts with a vision, with visualizing your dreams. And focus. Focus is follow one course until successful. Yes, I know some of you may work pa. So, syempre, yung 8 hours, focus ka dyan. Pero after the 8 hours, again, mag-schedule mo na yung 5:30 to 6:30, anong gagawin mo dyan? Or 5:30 to 7:30, anong gagawin mo dyan? I advise is power hour. 7:30, kung may guest ka, syempre, isama mo sa presentations. Because we have different trainings. Tama? I'm not sure with your team, but make sure i-maximize natin yung mga training that is provided to us by USANA and ng team natin. The success warrior is the average man with laser light focus. Focus is the key. Baka marami pang distraction, marami pang obstacle, alisin natin yan. Kaya very important yung mindfulness. Kunwari, you are scrolling through Facebook. Minsan kasi hindi na natin may tinatawag na flow. I'm reading this book about limitless. May tinatawag na flow, FLOW. And I believe this company, social media, game companies, yung mga nakakapag-distract sa atin, Netflix, they studied this concept ng flow. Yung flow kasi parang alam mo, parang nasa trance ka na, alam mo, hindi mo alam na dumaan na yung oras. Kasi yung flow, you can use the flow positively in your life, pero it can also may mga negative things din that can bring you yung flow ng negativity of negative ngayong sa mga games, social medias, Netflix, may flow yan, yung tipong nasa trance ka, parang dumadaan na yung di mo alam, dumadaan na yung oras na ubus na sa ka-scroll mo dyan, kaya sa games, kaya iba may mga namamatay kasi nasa flow sila sobrang, pero may flow then of being productive, like nga, during power hour, make sure andun yung flow mo. Flow meaning talagang grabe ka during the power as in nakafocus ka with what you're doing, with prospecting, with inviting, with sharing scripts. So make sure you maximize the concept called flow to your advantage. And yun nga, kung wala kang awareness, wala kang mindfulness,
ikaw yung gagamitin ng yung companies na to, mga distractions, sila yung aagaw ng oras mo, aagaw ng flow mo. So don't focus on money, focus on people, focus on productive activities. Never focus on the things you cannot control. Instead, focus your energy, time, effort on the things you can control. So okay, there are many, di ba, things in life that we cannot control, such as traffic, weather, budget, competitors, natural disaster, COVID, di ba? Or what people think about us. Pero what you can control are your own actions and attitudes. Ikaw ba yung titingnan yung negativity or titingnan mo yung potential? And lastly, dito na tayo sa goal-oriented. Ayan. In terms of attitude, make sure, di ba? I'm sure you set na your goal for the year. Tama? Okay lang ba? Type natin, yes, if na-set mo na yung goal mo for 2021. And syempre, alam naman natin, from your 2021 na goal, make sure na you create your 90-day goals. Tama? And from your 90-day goals, you create those weekly goals. So make sure na nagawa mo na yan. Goals are dreams kasi with deadline. Like for example, kunwari may goal ka na at the end of the year, meron ka ng may kotse kayo. May kotse kayo ng family. So i-compute mo. How much ba yun? How much ba yung number one, down payment? How much ba yung kailangan na consistent monthly income na meron ka to be able to afford yung sasakyan? I-compute mo yan. Tama, kunwari, ang down payment is 200,000. Diba? Set ka ng goal, your weekly goal, para at least you are able to set aside na for that 200,000 at the end of the year. Kasi goals are dreams with deadline. Kung walang deadline yan, wala. 2021 will end na kung paano nag-end ang 2020, kung paano nag-end ang 2029, which is walang nangyayari. So make sure you have talaga and you commit yourselves do sa mga sinet natin. Short-term and long-term yan. Short-term, kunwari, bago ka pa lang to attend and for all din pa yan, to be able to teach it to my downline. To attend training and be able to teach it to my downline. In 2 weeks' time, I know how to effectively present. Yan, pag sa mga bagay, mid-term goal, to be able to buy my dream phone, laptop, clothes. Ang goal natin is upgrade natin yung sarili natin. That lagi may goal. And having savings and investment and more. Long-term. And dream house, dream car. So, syempre, hindi naman magic yan na merong 5 million ka sa account mo. It's possible you set aside siguro at least, mga sabi natin, it will start sa 10,000 muna a month and then 20,000, 50,000 a month na set aside mo. Tapos by that time, after 3 years, 5 years, meron ka ng pang down or pang bili pa ng bahay. So, make sure you have that short, mid-term, and long-term. Okay, sa ating I'm sure sa iba-ibang team meron na kayong roadmap and basta follow lang yung roadmap ng team na meron ka. Kasi hindi yan dinesign. Actually halos pare-pares lang naman yan, iba-iba lang yung tawag, iba-iba lang yung mechanics, pero halos ganun lahat, 'di ba? Tong goal natin is to follow. Kung kaka-join mo lang, mag-auto order ka, TBC and PPS. Kung PPS ka na, make sure to reach the next level of your team's development roadmap. And syempre, you'll never, di ba? Ito, final notes na. You'll never change your life until you change something you do daily. I hope, I pray na after this, di ba? I-ano mo? Ask mo yung mga questions na to. How can I apply this? How can this help me? Mga natutunan ko pa paano ko ba paano niya ba ako matutulungan? And rate yourself. Advice ko, i-rate yourself mo yung sarili mo in terms of good learning and attitude. Ano ka ba? In terms of PMA, in terms of yung skills na kailangan natin ma-develop, i-rate mo yung sarili mo. The secret of your success is found in your daily routine. So, take action, guys. That's the most important thing na kailangan natin gawin is take action. And so, siguro konting bonus topic lang, how to achieve any goal you set this 2021. Sa mga hindi pa nakakasulat ng goal nila, write it down. Sulat natin sa paper. Paste natin. Idikit natin sa place, sa bahay natin na nakikita natin lagi yan. Set a deadline sa bawat goal. Lagyan mo ng deadline.
list obstacles you have to overcome. Ano ba yan? Ano ba yung mga distractions? Pwede bang itabi mo muna yan? Ilipat mo muna ng ano? Ibenta mo muna? Kung yung TV nakaka-distract sa'yo, ibenta mo muna. Okay, yung ano, yung mga may mga bagay ka dyan na nakaka-distract. Ayan, number four, identify the people, the groups, organization na makakatulong sa'yo. Diba? As people. Kunwari may goal ka maging part of the top apprentice of your team, ayan, ask your ask those people na naka-reach ng top apprentice, lapitan nyo sila, coach, ano ba yung mga top three daily habits na ginagawa mo in order for you to accomplish that six week top apprentice goal. Number five, write the plan of action and set the time limit. Okay, yun nga, yung sa calendar mo, make sure meron ka dyang mga ang tawag natin din is time blocking. I-block mo na yung mga hours na yan. Focus hours. Create the flow of doing your power hour and attending trainings din. Identify all the benefits if you achieve the goal. Ano ba mapaprovide mo? Kunwari, na-hit mo yung goal na to, ano mapaprovide mo sa family mo? Ano yung malalaan mo for your savings for the future? And again, back to take action ulit. Yun talaga. Walang ibang sikreto. Dapat may nababago sa iyong routine. Kasi kung yung last year na routine yung ginagawa mo, tapos yung result, hindi ka masyadong happy. Tapos yun ulit gagawin mo right now, most probably. So make sure may binabago kami, in-improve kami, dinadagdag ka sa mga activities na ginagawa natin. So yun lang guys. I hope meron akong na-contribute this morning sa inyo. And I pray na this 2021 will be your best year. So, God bless. Okay. Thank you very much, Mentor Mike C. Sa dami namin kong learning this morning. So, ano ko na konti. So, syempre, number one, yung attitude. And then, yung belief. Yan. And commitment. Siyempre, kung wala tayong right attitude, di ba? Wala tayong, hindi tayo believe sa company and sa sarili, siyempre, number one yun, namamalala tayo sa ating sarili. Yan, commitment. And number three, number four is discouragement. And number five, excitement. And six, siyempre, dapat focus. And yung seven, yung goal-oriented. And siyempre, yung pinaka talaga importante dito is yung take action. Okay, so thank you very much, Mentor Mike C. And guys, kung hindi pa kayo nagpapagawa ng mga resibo, so importante po yon. Okay? Contact Miss Joy. Yan, 0287402344. Yan. Marina Printing. So kami meron na po kasi may ano po yan pag hindi kayo nagpagawa. Malaki ang makakalta sa inyo sa income. So magpagawa na po kayo dyan. Contact niyo na lang po yan. Okay. So, yan. So, thank you very much for being here. For rising to success. Grinding daily. And thank you for the mentor and coaches and also coach mentor Nixie Fabra. God bless everyone. Thank you.